Ang maganda nito, guys, yung iba sa inyo, parang if you're trying to manifest changes or pagbabago, talagang ipagkakaloob yan sa inyo ni universe ngayong April, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang feeling ko ang dami yung plano, no? Na parang sa sobrang dami ng plano nyo, medyo naguguluhan na rin yung iba sa inyo kung ano yung uunahin. Kasi parang ang ano nyo, ang tawag dito, nandun na kayo sa edad or sa stage na nare-realize nyo na parang in order for you to earn more, para kumita kayo na mas marami, you have to leverage your income or kumbaga mag-add, magdagdag ng mga additional na streams of income, no? Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating money reading ngayong April 2023 para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Money, money, come to me ang pamagat ng ating episode, guys, no? Meron din ako nilabas na career / pera kapalaran last week para sa bawat elemental signs naman yun, guys. Kung hindi kayo makaresonate dito, pwede nyo panoorin yung reading na yun. Baka nandun yung energy nyo, okay? So, shuffle natin yung cards, guys. Hahanapin ko yung money energy nyo, tapos yung energy ng cups para sa Cancer. So, ito yung money energy, mga kapiksi. Ngayon naman, hahanapin ko yung energy ng Cancer. Ito, Cancer. Kayo ay na-represent ng Queen of Coins sa ating spread. General reading lang to, guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. So, for some of you guys, no, medyo malungkot yung iba sa inyo sa inyong trabaho, mga kapiksi, no. Parang hindi masyadong maganda yung environment or yung culture na pinagdadaanan nyo pagdating sa trabaho. Pwede may mga, yung iba sa nyo, pwede may mga problema kayo sa mga boss nyo, pwede may mga problema kayo sa mga amo nyo, pwede may mga problema kayo sa mga co-workers nyo na parang nagkakaroon kayo ng conflict sa kanila. Parang hindi ba kayo makasakay, hindi kayo makasundo, ganyan. In short, hindi harmonious yung relationship nung iba sa inyo sa mga boss nyo. Yung iba sa inyo parang nagtatrabaho lang kayo for the sake na magkatrabaho kayo and sumeldo kayo, pero yung iba sa inyo hindi masaya dun sa kanilang pinagtatrabahuhan. Yung iba naman, guys, kahit wala kayong conflict sa kanila, let's say for example, wala ka namang conflict sa boss mo, wala kang conflict sa katrabaho mo, pero yung iba sa inyo malungkot kasi parang hindi naman kayo masaya dun sa inyong ginagawa, okay? Pero yun nga lang, tinitiis nyo kasi yung iba malaki talaga yung sahod. May mga ganun trabaho, guys, no? Malalaki yung sahod nila pero hindi masarap. Hindi masaya yung ginagawa nila. So, comment down below, guys, if nakaka-resonate ka dun sa mga energies na na-mention ko. And yung iba sa inyo, guys, no, nag-e-explore pa, naghahanap pa ng greener pasture ba? Kumbaga, yung iba sa inyo, dahil hindi kayo masaya sa ginagawa nyo, para naghahanap kayo ng other opportunities outside your company na, kumbaga, in short, naghahanap kayo ng ibang trabaho, mga kapiksi. And yung iba naman, hindi naman trabaho lang, parang para sa inyo, yung trabaho pare-parehas lang, whether maganda yung company or not, ang hinahanap nyo na lang is yung para mag-increase ba yung sahod nyo, kasi yung iba parang nagiging stagnant yung sahod, kumbaga ilang years na pero halos minimal lang yung increase or zero increase. And minsan kapag lumilipat ng trabaho doon, pwedeng mag-ask ng desired salary, di ba? And may chance na tumaas yung sahod nyo. So yung iba, ganun na lang yung hinahabol. Kasi alam nyo, parang yung iba sa inyo, alam nyo na or na-realize nyo na once empleyado kayo, kailangan nyo tiisin lahat, di ba? And you have to work based dun sa company policy. So, ang hinahabol nyo na lang is trabaho, trabaho, trabaho. So, and okay lang naman yun sa inyo, mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo parang pera-pera na lang yung habol. Ang maganda nito, guys, yung iba sa inyo, parang if you're trying to manifest changes or pagbabago, talagang ipagkakaloob yan sa inyo ni
universe ngayong April, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang feeling ko ang dami yung plano, no? Na parang sa sobrang dami ng plano nyo, medyo naguguluhan na rin yung iba sa inyo kung ano yung uunahin. Kasi parang ang ano nyo, ang tawag dito, nandun na kayo sa edad or sa stage na nare-realize nyo na parang in order for you to earn more, para kumita kayo na mas marami, you have to leverage your income or kumbaga magdagdag ng mga additional na streams of income, no? And yung iba sa inyo, parang sobrang dami yung gustong gawin. And sa sobrang dami, hindi nyo alam kung ano talaga yung uunahin nyo or kung ano talaga yung gusto nyo. So, magplano munang mabuti, mga kapiksi, no? Kasi magplano munang mabuti, mag-aral mabuti, ganyan, pag-aralan mabuti bago kayo mag-decision. Kasi minsan, lalo na kung full-time employee kayo, tapos gagawa kayo ng extra income, baka masagad yung energy nyo or baka hindi nyo kayanin, no? Pero ito guys, maganda to kasi yung iba sa inyo may tutulong, parang may makakatulong kayo na para dun sa leverage ng income nyo. So let's say for example, baka may mga asawa kayo or mga partners kayo, may mga anak kayo na magtatayo kayo ng tindahan, nagtatrabaho kayo, magtatayo kayo ng tindahan, tapos yung mga anak nyo yung tatao o kaya asawa nyo, ganun. Nag-gets nyo ba? Para may leverage income. And yun isa pa din yun guys, no, sa nararamdaman natin na parang yung family nyo, parang nagtutulungan kayo, no, tulong-tulong. Kumbaga, may mga role yung bawat isang miyembro ng pamilya para makatulong sa pag-angat ng inyong kabuhayan. Yun naman yung maganda. And kung ma-overcome nyo guys yung mga stress nyo, ganyan, yung mga stress nyo sa pera, no, ma-overcome nyo siya successfully, lalo na kung tulong-tulong kayo, sama-sama kayo ng inyong pamilya, and mararamdaman nyo rin yung success, mga kapiksi. At saka parang ano, no, solid na solid yung samahan nyo sa loob ng pamilya, mga kapiksi. For some of you guys, no, I'm sensing na merong mga challenges na pagdadaanan pa rin kayo. Yung iba, no, not all. Pero yung iba sa inyo, maaaring kayong magkaroon ng konting challenges sa pera na parang feeling nyo hindi kayo umaasenso or parang nagkakaroon ng stagnation. More often than not, stagnation ito, mga kapiksi. Yung parang, pag sinabing stagnation, parang hindi parang na-stuck yung kaperahan nyo, parang hindi umaasenso, hindi umuunlad, hindi nagkakaroon ng progress. Kung ano yung kinikita nyo ngayon, ganun pa rin sa isang buwan, ganun pa rin next month. So parang hindi nadadagdagan, parang feeling nyo walang pinupuntahan, no, yung mga pagsisikap nyo. Kaya nga kayo maghahanap ng ibang source of income guys, no. Kasi kung gusto nyo magbago yung inyong status, no, kailangan may baguhin din kayo, kasi you cannot expect different results if you're doing the same thing over and over again, di ba? Ilang beses ko na yan sinasabi sa inyo, hindi ka pwedeng mag-expect ng different result. 1 plus 1 equals 2, palaging ganun, no? So kung gusto mo maging 1 plus 1 equals 3, dapat 1 plus 2 equals 3, okay? Ibig sabihin, kailangan may baguhin ka dun sa formula para magbago yung sagot. Nagets nyo ba, guys? So meron kayong kailangan baguhin sa formula nyo, sa kabuhayan nyo, para magbago yung sagot, yung nakikita nyo sa inyong reality. Nagets nyo ba, guys? So hindi pwedeng 1 plus 1 palagi, tapos mag-expect kayo na 3 or 4 yung sagot, pero 1 plus 1 pa rin yung ginagawa nyo, di ba? Nagets nyo ba? Simpleng analogy, pero sana naintindihan nyo, mga kapiksi. Kung gusto nyo maging 3 or 4 yung sagot, kailangan maging 1 plus 2 yan, o kaya 1 plus 3. Okay? Gets? Sana naintindihan nyo, mga kapiksi. Comment down below guys if naintindihan nyo yung sinasabi ko. So, yan yung money energy nyo guys. Affirm with me, no, money come to me. Yan yung pamagat ng ating episode para talagang ma-attract nyo yung pera sa buhay nyo. So, tingnan natin guys yung mga money manifesting techniques gamit itong deck na to.
Habang sinashuffle ko siya, guys, naka-flash sa screen yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, ino-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, sumagana, maging matagumpay, maging successful sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksi, no? Kung gusto nyo umunlad at tumasen silang bogam-bonga, ang course na yan ay para sa inyo. Good news, guys, kasi ngayong March, hanggang katapusan, March 31, magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course. So, may course ka na, may subliminal ka pa. So, wag na kayo magpahuli, guys. Mag-send lang ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. So, ito yung money message para sa inyo, guys. Sabi dito, spend gladly. Close up ko para mabasa nyo. Yan. Keep money flowing toward you. Your supply of money will dry up if you hoard what you have and are reluctant to part with it. Ito yung sinasabi ko, guys, na kapag hindi kayo nag-share ng blessings, tinitigil nyo yung flow ng abundance sa buhay nyo, okay? Kaya dapat talagang nag-share kayo ng blessings sa ibang tao para magtuloy-tuloy yung daloy ng swerte, yung daloy ng abundance sa buhay nyo. Whenever you spend money, do so with a glad heart and knowledge that more money will flow to you to take its place. Yung iba kasi, takot na takot silang gumastos, ganyan, thinking na hindi na babalik sa kanila yung pera. Nandun, ibig sabihin, you are vibrating in the state of lack, no? Kasi may fear ka. You are, kumbaga, fear. Fear of losing money, fear of spending money, kasi baka mawalan ka ng pera, ganyan-ganyan. So, you're in the belief or in the assumption na mahirap kumita ng pera, mahirap bumalik yung pera, kaya hindi ka rin masyadong gumagastos, or you are reluctant to part with money. Okay? So, mararamdaman mo naman yun, di ba, kung nasa ganong kasing state ka. You should spend gladly, especially if may pera ka, lalo na kung yung pinag-i-spendan mo is para makatulong sa ibang tao. Knowing and believing that money will always come to you because you are abundant, okay? So, ganun yung abundant mindset, no? Kahit na gumagastos sila, they know or they believe na money will always come back to you, okay? Kaya nga yung title ng thumbnail natin, guys, nilagay ko talaga dyan, money, money, come to me, okay? Para palagi nyo yan sabihin, guys, okay? Para mag-start yung belief nyo that money is always coming to you whenever, wherever, mga kapiksi, okay? So, yeah, huwag kayong matakot gumastos ng pera, mga kapiksi, especially kung ginagamit nyo naman siya sa kabuhayan nyo, di ba? Pera na lang siguro kung nag-ano kayo, no? Nag-tawag dito, gumagastos kayo ng walang kapararakan, di ba? Kung saan lang. Kung saan lang gastusin. Pero kung ginagastos nyo naman siya sa pagkain nyo, sa mga bills nyo, sa pagtulong sa kapwa-tao, which are all necessities, di ba? Okay lang yun, mga kapiksi. Spend gladly, knowing na it will always come back to you. Lalo na, guys, especially if tutulong kayo sa ibang tao. Yung iba kasi, parang hirap na hirap sila magbigay ng tulong sa ibang tao kasi iniisip nila palagi na mawawalan sila, mabubawasan yung pera nila, mabubawasan yung kita nila. And others, no, meron silang assumption na tsaka na ako tutulong kapag nanalo na ako sa loto or kapag meron na akong ganito, kapag kumita na ako ng ganyan, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, pag di sila nanalo, hindi sila tutulong, di ba? So, you get what I mean, mga kapiksi. Alright? Anyway, yan yung message para sa inyo. Cancer, comment down below if naka-resonate kayo sa mga messages nyo. Kung hindi kayo naka-resonate, guys, try nyong i-check tong playlist na to. Hanapin nyo yung para sa career money para sa water signs. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.